Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Ngayon naman po, pag-usapan natin itong relief operation po ng grupo ni Teddy Casiño sa New Washington, Aklan, nang walang permission. Una mga kababayan kasi, sumulat daw ito, kalokohan nga eh, sumulat nga po daw itong grupo ni Teddy Casiño dito sa mayor ng Aklan, New Washington, Aklan. Yung mayor naman po doon, hindi sila binigyan ng permission. Si Mayor Jessica Panambo ng New Washington, Aklan. Dahil si mayor po ay hindi nagustuhan yung nakalagay doon sa sulat. Panoorin po natin mamaya iyan, yung sinabi ni Mayor. Pero ngayon po mga kababayan, gusto ko lamang pong pakita muna itong 2018 pa yata itong video na ito pa. Paikot-ikot ito sa Twitter eh. Pero parang i-remind po sa atin kung bakit nagku-question tayo na bakit itong mga biased na media na to ay hindi tayo tinutulungan. Hindi nyo po napapansin mga kababayan, walang tumutulong pagdating po sa paglilinis ng ating bansa, pagdating po dito sa mga CPP, NPA and insurgency. Wala! Walang nag-update, wala man lang nagsasabi ko, o ganito na lang ang natitira, o malapit na tayong malinis, wala nang matitirang NPA, wala na tayong kalaban, nagsibabaan na sila, wala talaga mga kababayan. Napansin ninyo? O yung ano, yung UNTV at saka Gemini lang madalas magbabalita, pero yung iba wala na, ibabalita lang nila, pa-okay-okay sinali, pero kadalasan wala talaga. Tapos malalaman pa natin na 'di ba nung isang upload ko na according kay Ka Eric yung isang host ng GMA na si Atom ano pa 'yun? Atom Aurelio ay anak ng active CPP operative. Tapos ito nakita ko na naman ito sa Twitter, kaya share natin ito just to remind us kung bakit itong si Nansing nandito ay galit na galit. Hindi ako yon, yung isang nandito. Tingnan nyo. Magtaka lang po kayo, kagalang-galang na Senador Bato de la Rosa. Bakit po nagsisimula pa lang ang labanan? Ba't alam na nila na merong kaming bakbakan sa bundok? Meron na hong QRT yan, Quick Reaction Team. Yung Quick Reaction Team ay pumapaloob ang lahat ng legal na organisasyon, papasok. Pasensya ho sa mga kapatid na media. Ako rin po ay nasa larangan ng broadcasting. Hindi ko ho kayo binibintangan. Kasama po ang mga sasakyan ng kaparian, kamadrian, media. Kasi ho, kailangan nilang pumasok. Pag may sugatan, ilalabas yung sugatan, isasakay ko. Kasama ang media. Sino yun? Kaninong sasakyan na hindi po iti-checkpoint ng mga pulis. So, taktika ho yun. So, yung pong sinasabi ko sa inyo, base sa karanasan, kaalaman, kasanayan, at kung ano po ang ginawa ko nung ako ay isang miyembro ng bago ng hukbong bayan. Ibig sabihin, talagang merong mga elemento ng ating church na nagagamit dyan sa kilusan ng NPA. Kahit po sa ang sektor hanggat kaya po nilang mapakilos at magamit para maisulong at mailatag lamang po nila yung kanilang kagustuhan, i-infiltrate po. Even po the LGBT. Meron na akong alaga ngayon, si Katekla. Gay po siya, inalis ko siya ng Mindanao kasi papatayin siya ng mga kasama. So, nirelocate po namin. Maraming salamat. Parang ganun-ganun lang mga kababayan, ano? Papatayin, parang mapapatay lamang ng damo. Diba? At naalala po ninyo yung sinasabi niya, lahat na po ma-infiltrate. Kanino po natin narinig yan? Siya po lumabas. 2018 pa yata. Nauna siya kay Ka Eric. Pero ano naririnig natin kay Ka Eric? Lahat i-infiltrate. Ang hindi lamang na-infiltrate ay kabayo, baka, kalabaw, something to that effect. But
Grabe mga kababayan. Grabe naman kayo mga bias na media kayo. Kanino ba talaga kayo? Di ba? Maraming salamat. Ito pa. Yung sinasabi nila natutulungan, walang mangyayari. Kawawa sila. Pwede pa silang mamatay. Ilan na yung naging kasama ko doon na mamatay? Parang ano lang po, humingi lang ako ng panimen, tangina silang lahat. Ang kakapal na mga mukha nila, kahit mga professor doon sa school, wala silang awa. Gaya nung mga tinuturo sa baka pa, mga demonyo sila, yung totoong demonyo po. Wala na, hindi ko na kaya eh. Yung buhay ko, nagaling ako sa emisyo, na ganito nga, kilala ang emisyo, pero pagdating dito, grabe. Ilang diskriminasyon yung natanggap ko, even kung gusto mong mag-apply ng trabaho. Hinuusgahan ka. Walang mangyayaring normal, kaya gusto ko lang kasi andyan na yung media eh. Oh, media na naman. Adami ko din maging, naging kasama na, nasa media pa din. Oh. Media, andyan sila eh. Andyan kayo, tanginan yung lahat. Oh, ano? Sino kaya yung mga media na yon na mga kasama niya, na andyan kayo eh. Oh, napagmura tuloy kayo. So mga kababayan, kaya grabe naman. Grabe naman kayo mga bias na media kayo. Di ba? Grabe. Tapos, di ba? Ewan. Ito na po yung ano yung video, short video po ni Mayor Jessica Panambo at ng Aklan. At actually, posible pa nga pong maipa-persona ng grata yung mga yan. At humihingi ng tulong itong si Mayor sa mga militare na ayaw na raw pong makita yung mga grupo na yan dyan. Ayan. Buti nga sa inyo. Ayan. Ituloy pa rin po tayo sa pagtalakay sa mga mainit na issue at paghahatid ng mga balita. Sa mga oras ng ito, tanggap po natin ang balita, humanitarian and peace mission na ginawa ng bayan at pamalakaya sa Aklan. Kinundina ng alkalde. Relief operation, isang malaking kasinungalingan. Si Ina Mortel sa detalye ng balita. Isang malaking kasinungalingan ang ginawang humanitarian and peace mission ng bagong alyans. Tingnan mo naman yung mga kababayan. May dala pa yung malalaking tarpaulin, no? May dala pa yung microphone dyan. Eh kung talagang relief operation yan, bakit kailangan ba magdala ng pagkalaki-laking tarpaulin at pagka at mayroon pa talaga silang mga camera pa talaga at saka mayroon pa silang may microphone pa talagang ready. Ano namang relief operation yan? Saan ka nakita ng ganyan? Makabayan o bayan at pamalakaya sa New Washington Aklan na pinangunahan ni dating bayan muna Representative Teddy Casiño. Ito ang naging pahayag ni Aklan Provincial Police Director Colonel Crisaleo Tolentino sa panayam sa laban kasama ang bayan nitong Martes. Ayon kay Police Colonel Tolentino, isang smokescreen lang ang relief operation ng nasabing grupo. Tungkol naman doon sa mga lakad ni Teddy Casiño, napag-alaman po natin na ito ay kumbaga maskara or smokescreen lang sa kanilang layunin ang pag-recover ng mga nagpahayag ng suporta sa gobyerno na dati nilang kasamahan. At nakita na nga natin na lahat ng pinagsasabi nila sa social media ay pawang kasinungalingan at walang katotohanan. Mula nga nung napag-alaman namin na meron silang akusasyon laban sa ating mga CMO personnel ng Philippine Army, ay inutusan ko agad yung HEPI ng New Washington to conduct investigation. At yun nga, napag-alaman na lahat ay walang katotohanan. Matatanda ang Oktubre 12 nang magsimulang magsagawa ng dalawang araw na relief operation ang bayan at pamalakaya para sa mga umano'y biktima ng Civil Military Operations o CMO. Ngunit git naman ng alkalde ng Aklan na si Mayor Jessica Panambo, walang permiso ang ginawang relief operation ng nasabing grupo. Kaya naman ikinagulat na lamang nila dahil nagpatuloy pa rin ang grupo sa nasabing diba? Relief operation. Hindi ko po inaprubahan yon dahil hindi ko po nagustuhan yung nilalaman po ng sulat. Dahil nakasaad po roon sa sulat nila, magsasagawa po sila nitong tinatawag nilang relief operation. Dahil dulot raw po ito na nagsuffered daw po ng extreme fears and anxiety raw po yung aking mga kasimanwa po sa New Washington. Which is tinanong ko po, ito bang mga bagay na to ay nai-report nyo sa kapulisan?
maging sa aming MSWDO dahil may mga bata po rong involved. Ngayon yung sagot niya po nila sa akin, wala daw po. So Teddy Casiño, yung ina aso mo na nagkaroon ng mga takot at mga anxiety, wala kang gagawin? Pupunta ka doon, magbibigay ka ng sardinas at bigas imbes na i-report mo kung iyon ang nalalaman mo? Ano yan? Saka hindi kayo binigyan ng permission, pumasok pa rin kayo? Ano kayo? Meron kayong sariling gobyerno? Wala kayong sinisino? At saka mga kababayan, I believe na sinasabi nila na yung usual nilang gamit na na-militarize na. Kasi nga ganyan, hindi sila pinapatuloy, di ba? Na-militarize na. At ano pa, baka daw, bakit daw, ano ba yun na magbibigay ng ano, ng relief operation, kailangan pa ba ng permit? Kung gong ka ba, nililinis nga ang lugar. Kaya nga kailangan mo ng permission para alam nila kung sino mga pumapasok doon. Di ba? Itong mga to, mga kababayan, talagang kumbaga may pagka-desperado na sila. Kaya sila parang wala nang sinusunod na batas. Paano naman kayo paniniwalaan? Alam po ba ninyo bakit sila nandoon? Hindi sasabihin sila dito, nila dito, pero napanood ko po yung the whole interview doon sa Laban Kasama ang Bayan, na mayroon pala po doon sa New Washington, Aklan, na 37 mga kasamahan nila Teddy Casiño, yung mga dating rebelde na nagbalik loob. Parang anong yun ang pupuntahan ninyo doon? Anong gagawin ninyo? I-intimidate ninyo? Ipipersuade ninyong bumalik? Talagang kayo wala nang magawa. Di ba? Mayroon nga daw po si isang nakausap doon na tinatanong bakit daw siya nagko-cooperate na sa gobyerno. So, hindi kayo nandoon para magbigay ng bigas at sardinas. Nandoon kayo para sabihin ninyo, huwag kayong matakot, nandito pa rin kami, hindi kami aalis. O ngayon, humihingi na ang mayor ng tulong sa mga pulis at sa mga militare na kung maaari, wag nang makabalik yung grupo na yan dito at posible pa na mapersona ng grata kayo. Dahil kayo ay ugali nyo, wala kayong sinasanto, gusto ninyo kayo ang masusunod. Pagkatapos, pag hindi kayo sinunod, nakala nyo kung anong pinagsasabi ninyo sa social media ninyo. Na-militarize, may na-anxiety, may kasama pang bata. Bakit? Sardinas ba at ano at bigas ang sagot doon? Kung may natatakot at may maraming nagsasuffer ng anxiety, sardinas ba at bigas ang sagot doon? Ba't hindi mo sinabi sa mayor? Kung gusto mong tumulong. Kaya nga nasabing smoke screen lamang yung relief operation ninyo . Talagang hindi ko po, sabi ko hindi ko kayo pwedeng bigyan ng permit dahil wala namang katotohanan itong sinasaad ng sulat nyo. Samantala, ibinulgar naman ni Jeffrey K. Eric Celis, dating kadre ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o CPP-NP-NDF kung ano talaga ang pamalakaya at ang kaugnayan nito sa teroristang grupo. Yung pamalakaya po, Mayor, ay grupo po na binuo ng Communist Party para mag-infiltrate at mag-recruit sa hanay ng mga mangingisda. And I know may coastline barangays po kayo sa New Washington. At pangalawa po, pinamumunuan ito ng mga organizers ng Communist Party. Hindi po dyan po si Teddy Casiño at si Losi Francisco, yung mga nakikita ko po sa video footage na magrally-rally, kung hindi po ito hawak ng CPP, NPA, NDF, sapagkat yung mga tao na yan, si Losi Francisco at si Teddy Casiño ay mga urban operatives ng Communist Party of the Philippines. Kaugnay nito, posible namang edeklarang persona non grata ng butihing mayor ang nasabing grupo dahil sa malaking pang-insulto nito sa otoridad. Samantala, nilino ng polisya na nasa maayos na kalagayan ang Aklan at ang mga mamamayan nito at handa itong protektahan ang lugar mula sa mga makakaliwang grupo. Humingi po tayo ng tulong, of course, sa ating PNP Aklan po, headed by Colonel Tolentino po.
At ganun din po kay General Season po ng Philippine Army po. Na hanggang maaari po ay itong mga grupo ng mga taong ito ay ayaw ko na humuling makapasok po sa bayan po sa New Washington. Para sa Pilipinas Kung Mahal, ito si Ina Martel, SMNA News. Ayan. So, dapat siguro talaga wag nang papasukin ang mga yan kasi nambastos kayo eh. Basta na lang kayong para kayong walang, parang walang walang local government doon eh. Hindi kayo pinayagan, wala kayong respeto. So, parang ini-intimidate niyo ba yung mga nag-alisan sa grupo niyo? Dami nga naman nun, di ba mga kababayan sa isang lugar, 37? Umano, nagbalik loob. So yun lang mga kababayan at marami pong salamat. See you ulit sa susunod nating upload. Bye-bye po.